Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa nakita nyo kanina sa ating Montero Sport, yung engine bay niya, napakalinis, di ba? Napaka-kintab niya. Parang bago ulit yung kanyang engine bay. So, paano ba natin i-detail ang ating makina? So, bago tayo magsimula, pakisuyo na, mag-subscribe kayo. Yung ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, okay. Okay. Tugos sa pag. Okay, gagawin natin ang paglilinis ng makina sa ating Hyundai Accent. So, before, meron akong video kung paano mag-clean ng engine bay sa ating Montero Sport. Okay, so, itong part na to, pwede nyo na skip. Panorin nyo na lang yung aking video dun sa Montero Sport. Lalagay ko yung link dito sa ating cards, ganun din sa description. Para mapanood ninyo yung pinaka-safest naman na paglinis ng engine bay. Okay, so, dito sa ating Hyundai Accent, makita ninyo na napakadumi niya, no? Ayan, malikabok siya. Hindi naman siya muddy, no? Ano lang siya, malikabok lang siya kasi laging naka-open yung hood ko. Dahil na rin sa pag-prevent ng daga o pusa na umakyat dito sa sasakyan. Kaya laging naka-open yung hood ko. Okay, so ang gagawin natin dyan, lilinisin muna natin. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya yung sikretong produkto kung paano natin i-detail ang buong engine bay nang wala pang 5 minuto. Okay, napakadaling paraan para mag-detail ng engine. Okay, so itong part na to, itong paglilinis ng engine bay, pwede nyo na skip. Ipo-fast forward ko na ito, pero papakita ko pa rin sa inyo ano, kung ano yung mga gagamitin natin dyan. Ito yan. So kailangan natin ng tubig sa hose na lang ano. So huwag nyong gagamitan ng pressure washer o pressurized water ang inyong engine bay. Okay, degreaser, brush, used brush, pwede na yan. Kung meron kayong mas maliit dito, mas okay. Ito lang kasi yung available ko. Tsaka itong pressurized air. Okay, kung wala kayong ganito, pwede rin yung vacuum blower. Kung wala kayong vacuum blower pa rin, punasan nyo na lang yung inyong engine bay para matuyo. Tapos hintayin yung matuyo totally yung inyong engine bay bago ninyo i-start yung makina. Okay, so yun lang yung kailangan natin. Tapos, konting paalala, kapag maglilinis kayo ng engine bay, waterproof naman yan, ano? Pero alam naman ako, sigurista ako, tatakpan nyo yung air intake ninyo. Ito. Sa Hyundai Accent kasi nakakulob na siya, no? Nakasarado na siya. So walang problema. Sa Montero Sport kasi naka-open yan. So tatakpan nyo siya para hindi pasukin ng tubig. Tapos yung alternator niya nandito sa likod, no? Tatakpan nyo rin yan ng plastic para hindi mabasa. Yung ibang shop ginagawa, binabasa rin yung alternator, pero hindi ako ganun. Mas maganda na safe tayo, no? Tapos tatanggalin nyo yung negative terminal ng battery. Kung mas maganda, kung matatanggal nyo yung mismong battery, ano, mas maganda yun. So, dito, dito natin tatanggalin. As is na yan, tanggalin lang natin yung negative terminal ng battery. Okay? So, pa-fast forward ko na lang ito. Pagka gusto nyong malaman kung paano talaga maglinis ng engine bay, pakiclick na lang yung link dun sa description para mapanood ninyo. Tapos, mamaya, i-detail natin siya. Okay?
guys, so tapos na tayong maglinis ng ating engine bay. So kahit na cleaning lang, ayos na, di ba? Ang ganda niya siya tignan. Pero ang gagawin natin, pakikintabi natin yung mga itim na yan sa engine bay natin. Ano? So, pababalikin natin siya sa bago, tulad nung bagong bili natin siya. Okay, so ano bang produkto yung sinasabi kong sikreto? So, ang produktong yun ay ito, itong Armor All Tire Foam. Okay, so baka sabihin ninyo, pang ano to ah, pang gulong. Yes, no, pang gulong ito, pero marami rin gumagamit na ito sa engine bay. Kasi pwede ito sa rubber, sa plastic, no? Nare-restore niya yung shine ng mga black components ng engine bay. At ano to, guys, no? Safe ito sa electronics. Kasi yung electronics naman natin, waterproof naman yung mga yan. Pero lang yung fuse box natin, kung sa inyo ay medyo open, huwag nyong lalagyan na ito. Tsaka huwag nyong babasain din ng tubig yung fuse box ninyo. So, ang pag-apply na ito, guys, pwedeng maraming paraan, ano? Pwedeng ilagay ninyo sa basahan tapos ipunas ninyo. Pero ang karamihan ng ginagawa, ini-spray lang sa buong engine bay. Okay? So kung nakarinig na kayo ng waterless engine detail, kadalasan ito yung ginagamit nila, no? Mga tire foam ang ginagamit nila para maging malinis ang engine bay. At ang isa pa, napakadaling i-apply, hindi kayo masyadong mahirapan. I-spray lang natin, wait a few minutes tapos okay na, tapos na. Okay? So, ang ayaw ko lang dito, no, na ginagawa ng iba ay ini-sprayan nila pati yung alternator. Okay? Tsaka yung battery. Okay lang naman yung battery basta't nakatanggal yung negative terminal. Pero yung alternator, hindi ako kumpiyansa doon. So, ang gagawin natin, mag-spray tayo pero yung alternator hindi natin ini-sprayan. Nakabalot pa rin siya ng plastic, no? So, yun ang suggestion ko, guys. Kung gagamit kayo ng ganito, ingatan nyo yung alternator ninyo. Huwag nyong lalagyan ito. Okay? Kasi ito, although foam siya, syempre pag foam, liquid din yan, nagdi-drip yung liquid niya sa ilalim. Okay? Hindi naman siya talaga tumutulo kasi hindi siya tubig. So, ang mangyayari, pagka pumasok ito sa alternator ninyo, which is bukas kasi yung alternator, baka maapektuhan yung component sa loob. Okay? So, huwag nyo lalagyan yung alternator nyo. Sa engine, okay lang. Kasi, enclosed naman yung engine natin. Yung electronics, waterproof naman yan. Okay? So, kapag na-spray na natin, papakita ko sa inyo kung paano tutuyuin, ano? Meron ding ibang paraan. Marami ring paraan para matanggal itong tire foam. Usually, na di-dissolve ito at na-restore na niya yung itim ng inyong engine bay. Pero kung gusto nyo, basain ninyo kung natatakot kayo, basahin ninyo, i-rinse ninyo ng tubig, pero kaunti lang, tapos punasan ninyo. Or, ang gawin ninyo, gamitan nyo ng pressurized air, tapos punasan ninyo ng basahan, nang hindi nyo nire-rinse, ano? Kasi pag nire-rinse ninyo ng tubig, matatanggal din yung chemical na ito. Okay? So, pakita ko sa inyo, ha? Shake muna. Okay, so pabayaan lang natin siya dyan, mga 5 to 10 minutes, okay? So, balikan natin. Okay guys, so after 10 minutes, ganyan na ang itsura niya, no? So, nag-drip na siya pababa. Okay, so nasa inyo yun kung gusto nyo i-rinse pa ng water yan. Pero ang gagawin natin, papunasan na lang natin siya, no? Okay? Okay.
guys, so ito na ang ating end product. So makita nyo na super linis na niya, di ba? So bumalik na siya sa dati niyang estado na bagong-bago, di ba? Yun. So effective siya, di ba? Ang ganda. Ang maganda niyan, guys, no? Hindi siya sticky, no? Sa simula, syempre medyo sticky siya. Pero pakita ko sa inyo yung ano, sa Montero. Ayan. So, na-apply ko na siya sa gulong, no, 2 days ago. So, hanggang ngayon, medyo okay pa naman siya. Maitim pa rin. So, pagka na-apply nyo siya sa gulong, sa sidewall lang, no, sa sidewall nyo lang ilalagay yung kadalasang application ng mga tire shine. Tapos, wag nyo isprayan yung brake, no, yung mga brake caliper, rotor, wag nyo isprayan. Okay? So, hayaan nyo lang siya sa gulong. After 10 minutes, mag-ano rin siya. Mawawala rin siya. Okay? So, yan siya. Sa gulong. Taas natin ito. Pakita ko sa inyo. Sa Montero. Oh! Ganda! So pagka inawakan nyo yan, no, dry siya, guys, no, dry siya, hindi siya sticky, hindi tulad ng mga tire block, di ba, medyo ano siya, sticky siya yung ma-oil, ito hindi, kaya hindi kakapit yung mga dust dyan. Okay, so napakaganda niya, di ba? Oh, napakagandang product para sa pag-detail ng engine at safe pa siya, basta huwag nyo lang babasain itong air intake, nakatanggal yung baterya ninyo at yung inyong alternator, tatakpan ninyo. Okay, so yun lang naman yun, huwag nyo yung lalagyan ng tire foam yung alternator ninyo. Okay guys, ganda di ba? Oh, ay tingnan nyo yan, oh. Yan. Okay, so maglalagay ako ng link sa aking description sa ating website. Makita nyo ron kung saan makakabili ng Armor All Tire Shine. Okay guys, so sana pakilike itong video na ito at mag-subscribe kayo. Okay, maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.